Hi Nana, welcome back to my channel. So today, pag-uusapan natin is yung mga diaper rash ng baby. So ano nga ba yung mga ginagawa ko para maiwasan yung magkaroon sila ng diaper rash? And kung meron na, ano nga ba yung pwede natin gawin para mawala agad yung diaper rash? Is yung pagpapalit ng diaper. Siguro mga every 2 hours saka natin siya papalitan. Pero kapag meron ng rashes, kailangan na talaga siyang palitan every time na mag-wet yung diaper. Ang goal natin is to keep it dry. Yung dry yung area na yun. Once na lagi siyang moist, hindi siya gagaling. So number 2 natin tip is kung pwedeng hindi muna tayo gumamit ng wipes. Pag gumagamit tayo ng wipes, lalo lang siyang na-trigger, lalo lang lumalala yung rashes niya. Tulad ko, ang ginagamit ko kapag nagre-rashes na sila is yung cotton na nilalagyan ng tubig. Yung pwedeng yung meron kayong i-ready na Tupperware na maliit, tapos lagyan nyo na siya ng bulak, tapos may konting tubig. Tapos doon nyo siya kunin, yung panlinis nyo sa ano ni baby. So kung halimbawa naman, malaki-laki na si baby, pwede na siyang dalhin sa CR, doon nyo na lang siya linisan sa CR. Pero kung maliit pa, malambot pa si baby, pwede na yung bulak at saka tubig. Number 3 na tip natin is, hayaan muna natin naka-open yung diaper. So, hindi muna natin for a while, like for 2 minutes daw, ang sabi sa akin ng pwede dati. So, open mo muna yung diaper or kung halimbawa nakalampin si baby, open nyo muna. Expose nyo muna siya sa hangin para matuyo. Para matuyo siya kasi nga, di ba, ang goal natin is to keep na matuyo yung area na yon. So, expose mo muna siya mga 2 minutes. Para lang din, makakaginhawa din yan sa kanila. So, para lang din, para hindi siya laging kulog. So, tip number 4 natin is yung paggamit ng lampin instead of diaper. So, pwedeng lampin para agad, pag nabasa agad, palitan natin agad. So, kasi pag diaper, hindi mo agad makita na basa na siya eh. Kasi nga, magaling siya talaga mag-absorb. So, maganda yung lampin. Pwede yun instead of diaper. So, yun nga lang, maglalaba tayo na maglalaba. Pero, para lang naman yun dun sa time na meron siyang rashes eh. Yun pala ha, pag may rashes na to. Pagka, ano na yung rashes niya, sobrang dami na. Pero kung hindi pa naman siya yung talagang madaming rashes, okay pa rin ang diaper, pero make sure na papalitan niya siya ng every 2 hours or every time na mag-wet na yung diaper niya. Tip number 5 is yung paggamit ng petroleum jelly. So ngayon, yung iba, meron silang ibang ginagamit ng mga cream. Pero yung in-advise lang sa amin ng pedya is yung petroleum jelly. And yun din yung ma-advise ko sa inyo kasi yun yung naging effective sa amin. Sobrang effective from my first baby hanggang ngayon sa second baby. Kapag nagre-red na siya, kasi diba minsan makikita mo na yung sign na magkakaroon na siya ng rashes. Makikita mo red na yung ano niya, nagre-red na yung singit niya. Nilaligyan ko na agad yun ng petroleum jelly. Tapos, tapos overnight, nawawala agad. Maraming nabibiling petroleum jelly, nabibili siya sa mga grocery, sa mga department store. Based on my experience, effective siya yung petroleum jelly. Pero kung halimbawa naman na nakagamit na kayo ng ibang cream and napatunayan yung effective yun sa baby ninyo, then yun na lang din yung gamitin ninyo. Pero kung halimbawa naman na mag-umpisa ka pa lang, hindi mo alam ba anong gagawin,
start ka muna sa petroleum jelly. Bukod sa mura lang siya, madali siyang mahanap sa market, and medyo mas konti yung chemicals niya compared dun sa mga matatapang na cream. So, that's all mga nanay. Sana po nakatulong sa inyo kung meron mang rashes ngayon si baby. Konting tiyaga lang. Iiyak ka. Bawal ka na sa video kasi bawal na daw mga baby sa video. Ayun, susubukan nyo muna tong 5 steps na ito. And then, kapag naging worse talaga yung diaper rash ni baby, contact na po tayo ng pedya natin. And dalhin na po natin siya sa clinic. Thank you for watching, and I hope again this video helped. I'm Nanay Jen, and for more videos like this, please don't forget to subscribe. Thank you so much for watching. Bye-bye!